Pumunta sa Kalaanan Compound sa Caloocan City ang sheriff ng korte at ang SWAT para tiyaking patuloy ang demolisyon doon. Tumulong na rin ang ilang residente sa demolisyon pero hiling nila, sana raw ay mabigyan sila ng relokasyon para makapagsimula muli. Makibalita tayo kay Alfie Tulagan. Ganito na ang sitwasyon ngayon sa Kalaanan Compound sa Caloocan City. Wala ng tensyon di gaya kahapon kung kailan nauwi sa gulo at pamamaril ang pagsisimula ng demolisyon sa mga bahay na ilegal daw itinayo sa lugar. Nagpapatuloy ngayong araw sa pagbaklas ng mga bahay ang mga residente at mga miyembro ng demolition team. Kabilang sa mga nag-aakot ng gamit si John Paul. Isa si John Paul sa mga nagbantay sa gate at pumipigil sa mga pulis kahapon. Ba't mo pinipigilan yung mga kasama mo? Dahil inaano ko lang yung tao para, ay yung mga pulis para hindi pumasok. Kasi marami pa po kasi nagahakot ng gamit sa mga bata sa loob eh. Iniiwas lang mo namin talaga yung aksidente. Dagdag pa ni John Paul, problema nila ngayon ang kawalan ng relocation at pera para makapagsimula muli. Gumawa pa rin sila ng listahan ng mga pamilyang hihingi ng tulong sa lokal na pamahalaan. Aabot na raw ito sa 11 pahina. Dahil walang matuluyan sa kalsada na nagpalipas ng gabi ang ilan sa kanila. Diyan na lang po kami sa lansangan na natutulog. Kahit po sana papaano, meron naman po kaming mapangupa, pangupa ng bahay, pang deposit sa bahay. Kasi ang usapan ng salita ng sheriff, kung sino lang ang instruktura nga nagpasitil, yun lang ang gigibain. Nagulat tuloy kami, kami nga hindi nagpasitil, ay nakasama. Gate pa nila, sana raw magpakita na ang kapitan ng barangay para mabigyang linaw ang kaso sa lupa. Tila pinabayaan na raw kasi sila nito. Pero anong ginawa niya? Pinabayaan niya kami ng mga anak niya kami. Kung tutusin, hindi siya mananalo kundi sa mga tao rito sa Kalaanan. Bakit ganun pinabayaan niya kami ngayon? Kailangan namin siya. Kanina rin, dumating sa compound ng sheriff ng korte kasama ang SWAT team. Pumasok sila sa looban para tiyaking tuloy-tuloy ang demolisyon. Continuous pa rin yung demolition natin. Yung settlement, hindi po kami, labas po kami sa settlement issue. Court order lang po kasi hawak namin. Sumama rin ang SWAT team dahil may mga namataan pa umanong mga residenteng may dalang sumpak at matutulis na gamit. Nag-ikot naman sa compound ng mga taga Department of Public Safety and Traffic Management ng Caloocan para tiyaking wala rin muli magtatayo ng mga barong-barong. Wala pa rin nagkokomento mula sa lokal na pamahalaan kaugnay sa relocation site ng mga apektadong residente. Alfie Tulagan, nagbabalita, Pilipinas.